Kayong lahat, si Jesucristo'y nabungay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabungay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tayo'y maging kabahagi sa gawain ng Diyos upang tayo rin ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Upang tayo maging dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at maluwalhating makarating sa ligaya magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang mga kapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinatakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pumunta kami sa mga Hentil, sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil upang maibalita mo ang kaligtasan
hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang mga salita ng Panginoon. Ngunit, sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinahayag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng buong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang tagapagligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit sa ay namamalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay nyo ang aking diwa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ng Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ng Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo
ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat narito upang ipagdiwang ang banal na misa, ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos kay Jesus. Kaya nga bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, nakita natin ang daloy ng unang simbahan. Si Pablo at si Bernabe ay nagpapahayag na ng mabuting balita sa mga Hudyo. Ngunit nakita natin na sila ay inusig, itinatwa, pinaalis. Kung kayo po gumagawa na kayo ng gawa ng Diyos, nagpapakabuti kayo, tumutulong kayo, nagmamalasakit kayo, tapos binaliwala ito, anong gagawin ninyo? Siguro iba sa atin sabihin, kung ayaw nila, di wag. Siguro iba sa atin, sasabihin natin, nagpapakabuti na nga ako, ganito pa ang nangyayari sa akin, huwag na lang kaya ako magpakabuti. Huwag na lang kaya ako maglingkod. Wala din naman yata akong mahihita o mapapala. Pero buti na lang po, kakaiba si Pablo at Bernabe. Nung sila ay tinanggihan, itutuloy ang naging pagkakataon para lumabas ang misyon, hindi na lang para sa mga Hudyo, kung hindi para sa mga Hentil, para sa iba pang mga tao. Kaya magpasalamat tayo dahil tayo ang inabot din dahil sa direksyong ito. Kung sila'y nanatili lamang sa mga Hudyo, hindi makararating dito sa Pilipinas ang Kristyanismo. Wala tayong Jesus Nazareno. Wala tayong Quiapo. Hindi tayo mga Katoliko. Pero dahil sa isang masasabi siguro nating hindi magandang karanasan, ito patuloy ang naging tuntungan ng isang mas mabiyayang pagkakataon. Natitiyak ko ilang beses yun ang narinig na when God closes a door, He opens a window. Siguro nga mga kapatid sa buhay natin, may ilang pagkakataong parang
nasasara, natatapos. Hindi maganda ang kinahantungan. Pero kung patuloy tayong nananalig sa Kanya, patuloy tayong kumakapit kay Jesus Nazareno, patuloy tayong sumusunod sa Kanya, may mga pintuang mang isinasara, may ibang pagkakataong pa ring binubuksan para sa atin. Yun ang huwag nating kakaligtaan. Hindi nauubusan ng pagkakataon si Jesus Nazareno. Tayo humisan yung sumusuko. Tayo yung nawawala ng pag-asa. Tayo yung nanghihinawa. Huwag na lang. Hindi na lang. Tama na. Pero ang Diyos, hindi sumusuko. Ang Diyos, hindi nauubusan ng pagkakataon. Ang Diyos, hindi nawawalan ng pag-asa sa atin. Hindi ba napakagandang marinig yun? Hindi nawawalan ng pag-asa si Jesus Nazareno sa iyo at sa akin. Kahit na makailang beses tayong pasaway, kahit na makailang beses tayong nakakalimot sa Kanya, kahit na makailang beses tayong sumusuway sa Kanya, patuloy pa rin siyang nag-aalok ng pagkakataon sa atin. Opo, mga kapatid, meron tayong lahat kabiguan sa buhay. Siguro nga, baka hindi naging maayos yung samahan nyo mag-asawa. Siguro nga, yung anak mo, akala mo, makapagtatapos, laking gulat mo, hindi niya sinasabi sa'yo, hindi na pala siya pumapasok, nalulun pala sa droga, sa masamang barkada. May mga plano tayo, makapag-abroad, maging maayos ang trabaho. Pero may mga pagkakataong nakita natin, hindi ito ang nangyari. Hindi ito ang naganap. Pero hindi po ito dahilan para tayo'y sumuko at mawala ng gana sa buhay. Lalo tigit, hindi ito dahilan para tapusin mo ang buhay mo. Hindi rin ito dahilan para gumawa tayo ng masama, para ilagay ang batas sa ating kamay, para matukso tayo gumawa ng hindi tama. Hindi po dahilan yan, sapagkat mayroon at mayroong pagkakataong ibibigay ang Diyos. Lalo na kung ipagdarasal natin, sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo, ibibigay niya ang ihihiling sa pangalan niya, lalo't kung ito'y magbibigay parangal sa Ama sa pamamagitan niya. Huwag nating kaligtaan yung kasunod. Hindi lang yung hinihingi natin ang ibibigay niya. Kung ang hinihingi daw natin ay magbibigay parangal sa Diyos, Ama, sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ipagkakaloob niya yun. Lilinawin ko, mga kapatid, ha? Hindi lahat ng hinihingi ibibigay niya. Pero kung ang hinihingi daw natin, ito'y magbibigay parangal sa Diyos. Iyon ang ipagkakaloob niya. Kaya siguraduhin natin, yung hinihingi natin sa Kanya, magbibigay parangal sa Diyos. Kasi kung hihingi ka lang ng pera, tapos mapapasama ka pala, hindi yung tunay na biyaya. Humihingi ka makapag-abroad, tapos nung nakapag-abroad ka, ayan, dumami pa ang kalaguyo mo, hindi ka patuloy naging tapat sa asawa mo, hindi yung tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya ay yung nagbibigay parangal sa Diyos. Yung nagpapabanal sa atin. Yung nagpapabuti sa atin. Kaya sana, pag humiling tayo ngayon kay Jesus Nazareno, yung pagkakataon na ibigay niya sa atin, magamit natin
para magbigay parangal sa Diyos. Opo, mga kapatid, lahat tayo may kabiguan katulad ni Pablo at Bernabe. Lahat tayo may krus katulad ni Jesus sa Sareno. Pero kung tayo'y patuloy na mananalig, magtitiwala at susunod sa Kanya, darating at darating pa rin ang mga pagkakataon at baka magulat tayo, mas magandang pagkakataon pa pala ang mangyayari sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, sa mga pagkakataong kami nabigo, sa mga pagkakataong kami hindi tinanggap, hindi natupad ang aming inaasahan, huwag po sana kami mawala ng pag-asa. Patuloy sana kaming manalig at sumunod sa inyo, sapagkat alam namin, hindi kayo nauubusan ng pagkakataon. Huwag sana kami maubusan ng pag-asa, bagkus patuloy kaming kumapit sa iyo, sapagkat ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na ipakisat sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang ating tugon, Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Atin nawang madama ang presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at mga pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga namayapa naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at aming buhay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa iyo. Mahal naming Diyos, inyong tangkapin
ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, sinasariwa natin ang pananalig natin kay Jesus. Buksan natin ang ating puso sa mga pagkakataong ibinibigay niya sa atin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagdududa sa inyong kapangyarihan. Kapag kami nawawala ng pag-asa, kapag natutukso kaming tapusin ang aming buhay dahil sa aming mga kabiguan. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y inirang niya upang tumugon. Sa daing ng mga
ba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga birag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may diwanag. Sumasa akin ng Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang hinabi at mga sinisihin ay hangin sa mga hilahin. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagdiligtas ng Panginoon. Sumasanga ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita ng kaligtasan. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong po sa simbahan, lalo na sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Hindi po dahilan ang kabiguan sa buhay upang tayo ay sumuko. Hindi nauubusan ng pagkakataon si Jesus Nazareno para sa atin, lalo na para sa ikararangal ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at patuloy na magtiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.